So yun, hello, what's up mga boss? So yeah, welcome back po muli sa ating channel, July M's. At syempre mga bossing, sa ating pagbabalik dito sa ating channel ay magbibigay na naman tayo ng isa na namang alaman about sa plastering work. So nung mga nakaraang video natin, no, so nag-share tayo mula sa paglalayout ng palitada sa mga walling, paglalayout ng mga poste, paano pinipinish. Ngayon naman, nung last video natin na dalawang kanto lang yung pinipinish natin. So ngayon naman, magpipinish tayo ng poste na may apat na kanto. So sa pagpipinish nitong poste na may apat na kanto, so ang gagawin ko dito, gagamit tayo ng tanse para sa paglayout natin, sa pagpipinish natin ito, no? So bali ngayon, sa video na to, hindi lang yung paglayout ang share ko sa inyo, hindi lang kung paano ipinipinish yung mga ganitong poste. Sasabihin ko rin sa inyo yung dalawang bagay sa ginagamit natin sa paglayout ng poste, yung sa tanse at saka yung sa plywood. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung advantage ng tanse at disadvantage. At yung plywood, sasabihin ko rin yung advantage niya at saka yung mga disadvantage niya. Tapos, para maging fair tayo, no? So hindi tayo magiging biased dito sa video na to. So para malaman ng mga beginners natin, kahit hindi beginners, kahit yung mga datihang mason, no? Yung mga matatagal ng mason, para malaman ninyo. So, sa dahil sa paggagawa kasi mga boss, hindi lang dapat marunong tayo sa isang ginagawang bagay natin. So kinakailangan, sa bawat bagay na ginagawa natin, alam natin yung pwedeng maging epekto, mga advantage ng ganitong bagay, mga disadvantages, mga ano bang kagandahan, so ano bang pangit. So diba, ganun dapat yung paggagawa. So hindi ka lang nakapokus sa paggagawa mo. So kinakailangan yung mindset mo, yung utak mo ay laging advance mag-isip. Ha, mga bossing. So yan, tara, umpisa natin. Layout nito mga boss, gagamit ako ng tanse. So bakit? Ang tansi kasi mga bossing, advantages niya, no? Pag nagpalitada tayo gamit yung tanse, solid yung nagiging palitada natin. So bihirang bihira yung nagiging ampaw. Isa pa, at yung tanse kasi kinakailangan sa lahat ng aspeto ng pagpa-plastering. Marunong kang gumamit ng tanse. Hasain mo yung skill mo na gumamit ka ng tanse. Mga boss, dahil plywood kasi, hindi sa lahat ng oras mga bossing yung may plywood tayo sa ating site, may plywood tayong nagagamit. Yun nga mga bossing, no? So kinakailangan tanse yung ating sanayan o yung ating talagang pag-usayan sa pagdating sa plastering, paglalayout o kahit ano paman. So ang disadvantages naman ng tanse, i-compare natin sa pagpa-plywood, mas mabagal yung tanse kasi kinakailangan mong tansyahin yung halong ipapaltok mo dun sa tanse. Ano, yun ang disadvantages. O disadvantage lang kasi isa lang naman halos yung disadvantage ng tanse, mga boss eh. Yun lang halos, yung sa pabilisan. Pero syempre, depende na rin sa mason na gagawa. Kung ikaw ay mabilis namang mason, mabilis kang gumawa, so advantage mo na yung ikaw ay mabilis. So ngayon naman, pag gumamit naman tayo ng plywood, anong advantage ng plywood kapag gumamit tayo sa pagkakanto, lalo na mga poste? Kalimitang ginagamit kasi yung plywood sa mga poste, pagkakanto. Ang advantage niya, mabilis. Mabilis mong palitadahan yung isang kanto. Mabilis mo siyang napupuno kasi nga, may matigas kang bagay na stopper na tansyado mo na yung halo kung sosobra ba o hindi. So unlike tanse. Ngayon naman, ang disadvantages niya, ayun mga bossing, disadvantages, ibig sabihin marami siyang hindi magandang epekto. Una-una, ano ba yung hindi magandang epekto ng plywood? Ang plywood mga bossing, pag nag-finish tayo, nagpalitada tayo ng poste, mga kanto, tapos gamit yung plywood, yan, minsan ang nagiging problema niya, naaampaw yung ibang parte ng kanto. So alam nyo kasi minsan, kunyari, magkakanto tayo ng pintana, tatapalan natin ng kahoy. Papaltukan mo ng papaltukan, pero hindi mo kasi nakikita yung pinakaloob nun. Minsan hindi nasisiksik ng halo. So minsan nakakaroon tayo ng hindi matibay na finish or na doon nag-uumpisa yung mga crack, makapak, ampaw. So yun yung isang disadvantage ng plywood. Isa pa, ano pang disadvantage ng plywood mga bossing? Kapag tinanggal mo yung plywood, bagong palitada, kinantuhan mo, pag tinanggal mo na siya, may mga nadadalang halo.
So hindi kasi dumidikit sa plywood. So natutuklap. Isa pa, pag hindi maayos yung pagkakatanggal mo ng plywood, sumasama yung palitada, kumakawang, nagkakaroon ng kapak. Ampaw na naman. So yung pa yung second na disadvantages ng plywood. Isa pa, lastly na isang disadvantage ng plywood. Kunyari, ito poste. Ayan, di ba? Poste yan, poste. Na-finish mo na to. Ngayon, di na-finish mo na. Tatanggalin mo na yung plywood dito. Ililipat mo ngayon si plywood dito sa bagong pinalitadahan mo. Ang gagawin mo, papaku ka dito sa bagong palitadang poste. Ang mangyayari, pag pinakuan mo yung bagong palitada na poste or ano pa man yan, nagkakaroon ng vibration. Ano, kasi nababibrate siya, pupukpuk eh. Ngayon, ang mangyayari, magkakaroon naman tayo ng tendency na kumapak na naman yung ating poste, yung ating pinalitadahan, or pwedeng mag-crack dun mismo sa pinaka-pinakuha natin. At isa pa, kung malambot yung ating pinalitadahan, pwede siyang umalon-alon kasi papako kay magbibigay ka ng pressure, no? So, lalagyan mo siya ng puwersa. So, yung palitada mo, parang makokompress, minsan, gaganon-ganon na yung part ng ating pinakuan. Siyempre, malambot pa naman siya, di ba? Or ang gagawin mo, kaya kinabukasan mo na gagawin, di ba? Hindi mo mapipinish yung isang buong poste na pinapalitadahan mo. So, yan mga boss, yung kagandahan at hindi kagandahan ng mga aking sinasabi. So, yan. Kayo na lang, bahala mga boss, no? Kung saan kayo na babagay, na aayon. At kung ano yung mga diskarte nyo, itong mga sineshare ko sa inyo, idagdag nyo na lang. Ano, mga bossing, magpatuloy na tayo dun sa ating video. So, gagawa na tayo ng tutorial video para sa pagpa-plastering ng ating poste na may apat na kanto. Ituturo ko sa inyo yung pag-layout niya hanggang sa papano natin siya may pipinish. So, ayan, mga bossing. So, tara! Mga bossing, ito yung ipipinish natin na poste. So, yung nakikita nyo na yan, yung nasa gitna na yan. So, ngayon, bago natin siya tuluyang i-finish, kinakailangan muna mga bossing make sure na rebukadahan na natin yan or nalagyan na natin ng scratch coat. Hindi lang rebukada mga boss, dapat natiktika na. So, mapapansin nyo, yung may mga malalalim na portion dyan na yun, no? Tiniktika namin yan bago nirebukadahan. So, wag kayong magre-rebukada lang ng walang tiktik. So, may napanood kasi ako, hindi tiniktikan yung poste, narebukadahan lang. So, ewan ko, bahala na kayo. So, basta kami, may tiktik. Para to make sure, ay mas matibay. Talagang hindi kakapak yung aming palitada. Okay, ngayon. So, paano naman, umpisa natin. Saan tayo nag-umpisa ang mag-finish? Siyempre, sa pagle-layout. So, paano naman natin nile-layout itong poste na to na nandito sa middle part ng ating gagawin? O, siyempre, mga bossing, kalimitan, pag nagpipinish tayo ng ganitong mga poste na nasa gitna, walang walling, minsan sa beam na tayo kumukuha ng reference ng, or ng sukat natin. Kung yung ating mga beams naman ay nasa align, nasa layout, linyado, walang problema, sa beam tayo kumuha ng finish. Ngayon naman, eto naman, siyempre meron na tayong napalitadahan dito na side na to, itong portion na yan. So mas okay na doon na lang tayo kumuha ng sukat sa ating poste na na-finish na or pwede sa palitada. O pwede, mas maganda sa poste kasi yun yung katapat niya. Kahit saan kayo kumuha ng sukat dyan, pareho lang yan, okay lang yan. Ang kagandahan kasi pag doon ka kumuha sa poste, kasi itong poste natin nakatama sa linya, nakatama sa eskwala. So yung sukat na gagawin natin, na dadalhin natin dito is magiging accurate. So hindi naman siya 100% na accurate, pero malapit sa katotohanan. Ayan. So, ang ginawa natin, sumukat lang tayo doon. Gamit siyempre yung ating Metro, Stanley. So, shoutout nga para sa Stanley, baka naman. Ayan. Sumukat lang tayo doon sa corner ng poste na yon, papunta dito sa isang corner at sa another corner naman ulit ng poste na yon, papunta naman dito sa kabilang corner. Ang ginawa natin, mga boss, napapansin nyo, meron na tayong kahoy na nilagay dyan. So, bali ito, naglagay ako ng kahoy dito na magiging guide ko, guide natin doon sa ating magiging tansi na ilalagay. So ngayon, ang purpose nito, kasi mamaya papakuan ko yan dito eh.
andyan yung mga tansi natin. Pero make sure mga boss, ito na inilalagay nating mga guide na yung kinakailangan, iskwalahan muna natin. So ito, papakita ko sa inyo yung sa kayon kung paano natin nakuha yung question no. So bali ito, gaya na sabi ko yan, lagyan nyo muna ng kahoy, yung nasukat natin galing doon sa finish. Pagkatapos, dito naman sa kabila, lalagyan nyo siya ulit ng isa pang kahoy. Make sure lang, magkapareho ang sukat nito at yung kabila. O yan, i-check nyo na lang yung mga sukat ng poste nyo. Basta ang importante, magkapareho yung both side ng sukat. Pagkatapos, kinakailangan, bago tayo mag-layout dyan, yung sukat dapat ng plastering natin ay nakasentro sa poste mismo. So halimbawa, ito ay 30. Magpipinish tayo ng 35. So kuha tayo ng 2.5 cm para nakasentro yung palitada. Pero yun ay kung nasa hulog yung inyong mga poste. Double check nyo muna yung mga poste nyo kung talagang nasa hulog. So kung wala naman sa hulog mga bossing, pwede kayong mag-adjust. Ano? Para naman, yung isang side ay hindi mawala ng palitada kasi baka mamaya sinentro nyo na. Tapos pag hulog nyo, wala na palang palitada yung kabila. So i-double check nyo muna yung mga poste ninyo kung nasa hulog bago kayo tuluyang mag-fix ng sukat. So ngayon, ito na yung ating na-double check na sukat. May sukat na tayo dito. Marking, ayun o. Lapis, magkabila. So ito yung sukat na ipipinish natin. Ngayon naman, next na gagawin natin, mag-i-eskwala tayo. Gamit ang eskwala, syempre. Yun. So, kaya tayo nag-i-eskwala to make sure na mailagay natin sa eskwala yung ating mga palitada. Kasi, dun lalabas yung quality niyan. At pangit naman kung hindi natin iskwala ang pilipit. Pag nag-tiles tayo, makikita na may pilipit. Pag nag-kisame tayo, makikita na pilipit. Ano? So ngayon, itong inner side ng iskwala, itatama lang natin doon sa ating marking na lapis. Pagkatapos, itong inner edge naman na to, itatama naman natin sa edge nitong kahoy na nilagay natin. So para makapag-iskwala tayo, parang ganito. Na mga boss yung pag-iiskwala natin, no? Make sure lang natuwid naman yung ilalagay nyong guide, baka mamaya yung ilalagay nyong guide balubaluktot naman, no? So pipili naman kayo ng medyo tuwid-tuwid. So pag nalagyan natin ng iskwala, okay na. So mamarkingan na natin dito yan. Yan, guhitan natin ng lapis. Yon. So pag naguhitan natin ng lapis ito, ang gagawin natin, susukat na lang tayo papunta doon. Gagayahin lang natin yung sukat natin dito. For example, meron tayong 40 cm na sukat mula dito hanggang doon sa kabilang marking. So mula naman dito sa iniskwalahan natin, mula dito hanggang doon, susukatin tayo ng 40 cm at ayun, pack. Ayos na, iskwalado na yung ating puno ng poste. Ilalim pa lang yan. So ngayon, next na gagawin naman natin, yung layout na nanggaling dito sa baba, dadalhin naman natin yan doon sa taas. So, paano natin gagawin nyo? Siyempre, mga bossing, panoodin natin. Lagyan muna natin ng mga pako yung ating mga bawat marking, tapos lalagyan natin ng tanse. Pagkatapos, pag nalagyan natin ng tanse, itong isang side muna na to, lalagyan natin ng tanse yan dyan, tapos dadali natin sa ibabaw, and then, huhulugan muna natin, no? At so, yan. So, naitama na natin sa hulog itong tanse na to, papunta dito, the side na to, sa harapan niya. Pag naitama na natin sa hulog, itong side na ganito, dito naman sa kabila, itatama na rin natin siya sa hulog pag ganito naman. Yan. So ngayon, pag tama na sa hulog yan, gagawin natin. So diba, ang sukat ng poste natin sa ilalim, gaya na sabi ko, for example, ha, 40 cm. Susukat ngayon tayo ng 40 cm dito. So, ang pagsusukatan natin, kinakailangan kung nasan yung side ng tanse. So kung nandito sa inner side yung tanse, doon kayo susukat, huwag doon sa labas kasi magkakaroon ng difference yung 0.5 yan. So ngayon, susukatan nyo, pako ulit kayo, 40. Ang 40 cm kinakailangan, tandaan nyo kung nandito sa loob or nandun sa labas. Para yung tanse natin, nakaganon sa labas or kaya andun sa loob, ha? Kasi magkakadifference ng 0.5, sayang din yung 0.5. So yan, ito, pagdating naman dito sa pangalawang corner ng side, so ito, diba, sinukat na lang natin doon sa pako na yung papunta dito yung ating 40 cm. Tapos, ito naman, itatama natin sa hulog ulit. Ito naman mga bossing, isang option, kung magaling kayong sumipat,
pwede nyong sipatin itong tansin na to dun sa kabilang tansing nakahulog. Sisipatin nyo kung isang linya lang ba siya. Masisipat nyo naman yan eh. Kung marunong kayong sumipat, mga boss ha. Pero kung hindi kayo marunong sumipat, hulugan nyo na lang. At pagkatapos, itong susunod na tansin na to, gagawin natin, kabit natin dun sa baba. Pagkatapos, gaya ng sabi ko, kung marunong kayong sumipat, sisipatin nyo naman itong tansin na to dun sa kabilang tansi kasi nakahulog na yon. Pero kung hindi kayo marunong sumipat, hulog ulit. Pagkatapos, galing naman dito sa ibabaw, susukat na lang kayo. Dito. Sa tansing ito, sukat na lang kayo, papunta doon. Kung anong sukat nung poste natin sa baba, gayahin nyo na lang. Yan, mga bossing. Tapos, itong kabila, last na tansing natin, pagkatali doon sa baba, pwede kayong sipat, pero sukat na lang kayo dito kasi ito, okay na, nasa hulog. Sukat na lang ulit kayo doon. Pagkatapos, sukat na lang kayo ulit dito. Sukat-sukat na lang. Yan. At ang isa pa, mga bossing, ang kagandahan, alam nyo kagandahan? Nung ganitong diskarte, pag may pakong ganyan, halimbawa, inlayout nyo, no? Tapos nakita nyo parang sobrang kapal or may makapal na portion, ang gagawin nyo, pwede nyo i-adjust yan. Adjustable yan, mga bossing, ngayon, no? Pwede yung tanse, pwede nyo i-abante, pwede nyo i-atras. Kaya, yan ang purpose ng ganyang diskarte. So, adjustable yung tanse natin, hindi tayo mahihirapan. Make sure lang, mga bossing, remind lang natin, kinakailangan yung mga tansi natin is mahigpit. So, para pag nagpalitada tayo, hindi yan bubukol-bukol. Ano? Kasi pag malambot yan, tinutulak yan ng halo natin ng hindi nyo namamalaya. Nakala nyo, punas kayo ng punas, pantay ng pantay sa tansi. Yung pala, bukol na kasi maluwag. Okay. So, ganyan lang yung pag-layout natin, mga boss. Next step naman natin na gagawin, abay, syempre, pipinishin na natin to. So, bali ang pagpipinish nito, mga bossing, puro corner lang muna. Kanto, 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 kanto hanggang mapuno. So yun, babasahin muna natin yung ating poste bago natin palitadahan. At syempre mga boss, isang reminder sa inyo. Suot kayo ng goggles or any salamin na pwedeng protection nyo sa mata. Kasi yung halo kasi, alam nyo, pag may tansing ganyan, pumipilantik, pumipilantik yung mga ibang halo nyan. Pwede tumama sa damit, sa mata, kaya mag-goggles tayo. Salamin, para hindi tayo mapuwing. Ayan. So yun mga boss, no? So ang gagawin natin, so papaltukan lang natin ng papaltukan itong ating poste na to hanggang sa mapuno natin, hanggang sa pwede na siyang barahin. So ganun lang, paulit-ulit lang yung proseso ng gagawin natin. Paltok tayo sa corner, 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 corner. Pagkatapos sa corner, yung gitna, pwedeng punas na lang yan. Kung kaya nyong magpuno, o yan, puno na itong ating pinapalitadahan na poste, no? So bali ang ginawa ko, yung malapad na portion, yan yung pinantay ko sa tansi. Yan. Tapos, itong kabilang side, ito na yung pinasobrahan natin ng konti. Dahil ito, tatabasin na lang natin mamaya. So, walang problema yan. So, ewan ko sa inyo mga boss kung anong diskarte ninyo. So, ganyan yung ginagawa ko. Pinapasobrahan ko sa magkabilang side. Pag nabuli ko to, lalagyan ko yan ng barang aluminum na mahaba mamaya. Tapos, tatabasin ko yan. At so, yun mga boss. So, na-finish na natin itong isang side. Itong sa harapan, no? So, kita nyo naman. May tansi pa yan, no? Pero yung halo natin, talagang tuwid na tuwid dun sa ating tansi. Ayan, no? So, kitang-kita nyo naman yung ating tanse at yung ating halo, yung ating pagkaka-finish ay pantay na pantay lang doon sa ating tanse. Ayan, so itong kabilang side, ganun din. Takantuhan na rin natin to. And then mamaya, ito naman. So ipapakita ko naman kung paano namin ginawa ito, kung paano namin yan na-finish. And so yun mga boss, so bali ito yung ginagamit ko. Yan yung ginagamit namin sa pagtutuwid nitong ating palitada. So ang tawag dito ay bara. So ito ay aluminum na 1x2. Ayan, so may maliit ako, may maiksi, at merong mahaba. Ayan, sobrang haba niyan. So mas maganda yung mahabang ganitong bara, nang sa ganun, mas tuwid na tuwid yung ating magiging palitada. So ang gagawin lang natin mga boss, napaka-basic lang. Yung guide na tansi natin, kinakailangan, kakayudin natin.
kakayo din natin itong halo na kinakailangan, may pantay natin dun sa mismong tansi natin na guide yung ating sa nilayout kanina. So yan, kakayo din nyo lang ng ganyan, pahaba hanggang dun sa baba, hanggang sa maging tuwid siya. So both side, doon at saka dito. Nabara na natin yan mga bosa, so tingnan nyo. So yung bara natin, mula ilalim hanggang ibabaw ay tuwid na tuwid dyan. Dikit na dikit dyan dun sa ating tanse, dun sa ating pininish na palitada. No? So kita nyo, wala yung awang na awang. Oh. Oh, hindi na makakapasok yung tuko dyan mga boss. No? So shoutout nga pala sa nagsabi na kasya daw yung tuko. So kakasya naman ng tuko dyan mga boss. Makakadaan ng tuko dito, drawing mo sa papel, baka sakaling makalusot yung tuko. Ano. So ayan mga boss. So kita nyo sa haba ng bara na ginagamit namin dyan, mataas pa sa akin yan mga bossing. Mahigit 2 metro yung ginagamit namin bara na yan. Kaya naman talagang tuwid na tuwid. At pagkatapos, okay. So pag natapos na nating barahin yan, so pag tuwid na yan, gagawin natin, tatapalan natin yung mga shadow na puti. Ayun o, yung mga nagwa-white, ibig sabihin, malalim yon, hindi hinaabot ng bara, yun o. Yung mga spot-spot na puti. Tatapalan natin ng gawin natin. So tatapalan natin ng mga halo, yung mga puti-puting part. Tapos bubulihin natin pakatas mga boss. So babasahin natin ng todo ng tubig. Ayun mga boss, so pag natapos na nating bulihin yan, so natapos na nating bulihin yung ating poste, gagawin naman natin, tatabasin natin yung gilid. So ilalagay natin yung ating bara. Yan ito. Itong hawak-hawak natin na bara, ito yung guide natin para tabasin yung sobrang halo. Susundin lang natin yung tansi natin, dikit natin to, tsaka natin tabasin. Mahala na kayo mga boss kung anong gusto nyong gamitin na pangtabas. At so yun mga boss, so natabas na natin o yung ating kanto. So ang gagawin naman natin, babarahin na lang natin itong mga excess na halo dito sa tagiliran. Pag nabara natin yan, gagawin natin kung anong ginawa natin dito sa harap kanina, tatapalan yung mga may malalalim, tapos bubulihin hanggang sa matapos natin. So ganun lang yung proseso ng ating plastering sa poste. At so yun mga boss, so ito na yung ating finished product ng ating column with 4 corner. So ganyan yung ating diskarte mula pagle-layout hanggang pag-finish. So, yung basic na basic lang mga boss, no? Pero syempre, yung iba mga boss, tigilan nyo na yung kakasabi-sabi ng basic lang yan, madali lang yan, kaya ng lahat yan. So kung ito ay sinasabing basic lang at kaya ng lahat, marunong ang lahat, sana wala na labor, puro skill na lang tayo, ano mga bossing. So yung hindi kaya ng lahat yan, ang may kaya lang yan, yung marunong. So yan, kaya ako, ayan si Julie Ames, nag-share ng kaunting kaalaman pagdating sa construction work, especially para sa mga beginners. So hindi natin tinuturuan yung mga marurunong na. Ayan. So yung iba nga marurunong na pero kulang pa rin yung abilidad.